Magandang araw po sa inyo mga ka-Chambaline. Maulang araw po bale. Ayan, malakas po yung ulan. Naramdam po namin dito sa Mulacan yung bagyong Butchoy. Sana po safe po kayo. Tutuloy po natin yung kadugtong po nung sa pre-con. Bali, pag-usapan naman po natin yung sa 21 days o 3 weeks conditioning po. Ginamit po natin sa pre-con vitamin B complex injectable. Ngayon naman po, ang gagamitin naman po natin is yung vitamin B12 na injectable. Kasi po, ang vitamin B12, ako po personally po, alam ko naman po na ang pagkukondisyon ng manok, iba-iba naman po, parang religion din po yan eh. May kanya-kanya tayong pinaniniwalaan, kanya-kanyang nakasanayan. Ako naman po, sineshare ko lang po yung sa akin. As my experience po, lalo na po dun sa mga beginners po, na makatulong ako sa kanila, bilang guide po yung mga sasabihin ko, asintahan po nila. Hindi ko po sinasabi na eto, ganito, eto dapat yung guide lang po yung sa akin. Sineshare ko lang po. Kung may gumamit, salamat po. Kung wala naman po, okay lang naman po. Bali, vitamin B complex, pre-con, vitamin B12 po, yung gagamitin natin sa 3 weeks conditioning. Yung vitamin B12 po kasi, nako-convert po niya yung mga carbohydrates po sa glucose. Yung glucose po, nako-convert naman ng manok yan. Kada gagalaw sila sa energy. Ibig sabihin, mas malakas sila, mas mahaba yung hangin nila, mas yung power nila, mas greater po. Tapos po, ang mapapansin nyo po, kapag po gumagamit kayo ng vitamin B12, yung agility po nila, yung pagkilos po nila, kumbaga sa basketball player, yung crossover nila, yung paggalaw po nila, talagang swabing-swabi po. Yun po yung naibibigay po ng vitamin B12. Cut ko po muna dito, medyo naanggihan po ako, lilipat po ako sa mas maayos po na pwesto para po magkaunawaan po tayo. Ayun po, dito na lang po muna tayo ulit. So bali yung na-explain ko po kung bakit po B12. Tapos po yung adjustment po sa sinabi ko na patuka, ginagamit ko naman po yung Pit Fighter at saka po yung Speed Conditioner Concentrate o kung ano po yung prepare nyo. Kung may idadagdag pa po kayo dun sa nasabi ko na dalawa, kung gusto nyo po maglagay ng mga wheat germ, yung mga oats, pwede naman po. Mas masarap, mas maraming maidadagdag tayo na alam natin na makakapagbigay ng kalakasan dun sa warriors natin. Bakit po hindi? So, yun po. Ang gagawin po natin bago po tayo pumasok dun sa 21 days, mag-uulitin po natin yung flashing, mag 3 days po tayong flashing ulit bago po tayo pumasok dun sa 21 days proper. Hindi na po natin ika-counted yung 3 days na flashing dun sa 21 days. So, bali po ang gagawin natin bago tayo mag-start ng day 1, at least makapag-flashing na po tayo ng 3 araw. Yung pang-4 na araw po, dun tayo mag-uumpisa ng 21 days, day 1. 3 araw po tayo mag-flashing. Bali, nung nakaraan, sinabi ko po sa last video na ang binigay ko po until 500. Ngayon po, pwede naman po ng iba. Pwede yung Trisulac o Doxilac. Kung ano po yung prepare ninyo. Pwede rin ng Betrasin Gold, Capsule. Basta po kung ano po yung abot kaya po ng bulsa natin. Yun po ang anuhin natin, ang kuhanin po natin at ibigay sa mga manok. 3 araw po yun, tuwing kakain sa umaga, pagkatapos, bago bigyan na inumin, bigyan na rin po ng gamot. Tapos po, yung day 1 po, yung pang-4 na araw na pagkatapos natin magbigay ng flushing, na 3 araw, yung 4th day po, sa umaga kakain, sa hapon po, hindi na, magpa-fasting na po tayo nun. Kasi po, magpupurga na po tayo ng manok. Day 1,
purga, samahan na po natin yun ng ligo. Pwede na po natin pagsabayin yung pagkapurga po ng 4 a.m. Ng umaga, alas 7 ng umaga naman, 3 hours bago pagkatapos purgahin, pwede na po natin bigyan ng pagkain yung pinurga natin. Soft diet lang po, yung tinapay. Basain lang po natin yung bear brand sterilize para po hindi po siya mabigla. Kasi bagong purga nga po. Kadalasan kasi pag pinakain po natin yan, hindi po natutunawan. At least, yun po muna, soft diet lang po. Tapos pagdating ng hapon, regular na po yung pagpapakain. Kung 35 grams o 40 grams, yun po ibibigay. Tapos po, pagka nakakain na siya, mga 10 ng umaga, medyo umaraw na, doon na po natin paliguan. Paliguan po natin yung mga warriors po natin. So tapos po, ano po, ang gagawin po natin, yung pangalawang araw naman po, magsasaksak na po tayo sa kanila ng 0.5 ml na vitamin B12. Kung ano po yung prepare po ninyo, tulad po nung sinabi ko, yung sakto po sa budget, yun po ang bibili natin na vitamin B12 na injectable. Pag sinaksakan po natin sila sa day 2, sa hapon, mga bago magpakain, sabayan na po natin ang pagbibigay ng Biminolac. Yung couplet po siya, yun po. Parang mura lang naman po yun, 5 o 6 pesos po yun. Pagka-inject po, sabayan na po nung Biminolac. Tapos po, 3 days, yung ikatatlong araw, yung lactamino drops. Pagkabigay po nung lactamino drops, plain water na lang po. Pwede po sa umaga, pwede po sa hapon naman po ang pagbibigay nung lactamino drops. Tapos yung pang fourth day, Biminolac naman po. So kung mapapansin nyo, salitan. Pagkatapos ng Biminolac, lactamino, ganun lang po. Tapos po yung pang-anim na araw po, ispar po natin sila ng maaga. Labas po natin yung manok natin. Makapag-climber po tayo ng 1 hour, ganyan po, para medyo ma-empty. Tingnan po kung may timbangan po tayo, timbangin po natin sila. Saka po natin sila ispar. At least 1 hour bago po sila kumain. Wala po kayo masyadong makikitang ganda ng kilos yan. Kasi po galing po yan sa purga, galing po yan sa stress. Kaya po umasa po kayo na hindi sila ganun ka-sharp. Ganyan naman po kadalasan. Tapos po yung pang 7 araw, lactamino po yung drops po bibigay natin. Nga pala pagkatapos pong ispar sa hapon po, Biminolac. Sundin nyo lang po yung guide, yung alternate po, para po hindi po kayo nalilito. Tapos po ika 8th day, magsasaksak na naman po tayo. Ibig sabihin 1 week na nakaraan, saksak naman po ulit tayo ng vitamin B12 kasabay po nun yung Biminolac. Ulitin po ulit, tapos lactamino drops, tapos Biminolac, 11 day lactamino drops, tapos yung ika 12 day po mga ka-Chambaline, mag-i-sparring po ulit tayo, second sparring session po. Tandaan nyo po sa sparring session, tatlong lipad lang. Kahit po hindi po kumontak, iwasan po natin yung magkabugbogan po sila ng masyado, yung grabing pagbabad natin sa pagbibitaw. Kasi po maaring nasasarapan tayo sa panonood, pero po kasi mga panlaban po yan, ang iniiwasan po natin doon yung magkaroon po sila ng malalang injury. Pwede pong ma-out yan o ma-scratch po yan pag nasaktan. At saka po iba na rin po yung ano eh, iba po pa rin yung pag dinala po natin sila sa sabungan, wala po silang nararamdaman, wala pong masakit sa katawan nila. Kaya ingat po tayo pagdating po sa sparring. Video nyo po, at least meron po kayong instant replay na mapapanood na ito pala yung ginawa, maganda pala, focus yung manok ko, unat na unat yung paa, makikita nyo po dun sa video. Kaya po pagka sa sparring po, ingat po tayo, lalo na po dun sa last sparring session. At least makita lang po natin yung sharpness nila, yung focus po ng manok, yung mental conditioning po nila. Makita po natin na ganun. Huwag na po natin silang ibabad ng bugbogan. Yun lang po mga ka-Chambaline.
So, yun po yung second sparring session. Pagdating po sa hapon nun, magpa-fasting na po tayo. Ibig sabihin, nasa 12 day na po tayo. 12 days na po yung pagkukondisyon natin. Nakakadalawang sparring na po tayo. Dalawang pagsasaksak po ng injectable na B12. Fasting na po tayo sa day 12. Sa hapon po, huwag na pong pakainin. 4 a.m. po ng umaga, ng ika-13th day, deworm na po tayo. Pang 14th day po, magbibigay na po tayo ulit ng vitamin B12 na injectable. Ang ibibigay na po natin doon, yung Bolplex KQ. Yung Bolplex KQ po kasi na talaga pong ginagamit ko po yun. Hindi ko po sa ini-endorse. Kasi po talaga pong pag binigyan nyo, ang bilis po nung panunaw talaga ng manok. Alas 7, alas 8 mo pakainin. Bago mag alas 11, empty yung butsi nila. Wala nang laman. Isipin nyo po, mag-aalas 11 o 11, alas 5 pa sila kakain. So, gutom na gutom yung manok. Pag oras ng kain, napakalakas nila kumain. Ang tatakaw po talaga. Yun po, yung pang 14 day, injectable po yun. Biminolac, hindi na po tayo gagamit noon. Kasabay nung, nung injectable, babaguhin na po natin yun. Bali, sa 14th day, Bolplex na po yung kapartner po nung injectable natin. 15th day, lactamino drops. Tapos po, yung ika-16th day, bali, last sparring session po yun. Pagkatapos po natin na ibitaw sa umaga, pag nakita na po natin mga 10 a.m., 11, kung mainit na po, pwede na po tayo magpaligo. Ayun na po yung huling pagpapaligo natin dun po sa mga warriors po natin. Tapos po, 17th day, magbibigay po tayo ulit ng lactamino drops. Tapos po, yung 18th day o 3 days before the fight, magbibigay po tayo ng injectable na vitamin B12 plus yung Bolplex KQ po natin. 19, wala na po tayong bibigay. 20, wala na po tayong ibibigay na gamot. Tapos po, yung 21 days po, wala na rin po. Bali yung 3 days keeping po. Importante po yun. Yung 19th day, 20 at saka 21 po, keeping na po yan. Every 2-3 hours po, ilalabas po natin yung manok, padudumihin po natin sa scratch pen. Tapos bago natin sila ipasok, konting hilamos, basa ng konti sa mga kilikili nila. At least hindi sila naiinitan, kukuberan po natin yung kulungan nila para po nare-relax po sila. Yung day of the fight, doon po ako nagka-carbo loading. At least po 8 to 12 hours bago po yung pagpunta ko ng sa pit, sa sabungan po, napakain ko na po yung mga panlaban po natin. Bali, doon lang po ako nagka-carbo loading na 90% po na crack corn, 10% na lang po nung high pro na pellet. Yung pwede rin po yung mga holding ratio pellet, pero kung may tira pa po dun sa mga pit fighter o kung ano man po yun na gamit natin ng conditioning, pwede naman po yun, 10% na lang naman po na pwede naman po yun, yung mga natira natin mga pellet na high pro, 90% po yung crack corn, tapos po meron pong 10% na pellet, may konting yung sterilized milk, yung itlog na puti, yung hard boil, yung puti lang po, sama nyo na rin po dun. Pakain lang po tayo kung binibigay po natin sa kanila 40 grams o 35 grams. Pagdating po sa day of fight, wag po natin sila masyadong pupunuin. At least madali po natin silang ma-empty, pero hindi naman dapat sila sobrang gutom o bitin dun sa ibinigay natin. Yung katamtaman lang po, kunyari 35 grams, gawin na lang po natin mga 30 grams, ganyan po. Ubra na po yun. Tapos mapapansin nyo naman po, pagdating po nung keeping, di ba po, automatic naman po moisture in, moisture out. Dun po sa 3 days conditioning, magbabawas na po tayo ng fluids na intake nila. Yung pagdidip po nila ng tubig, ipipil po muna natin yung manok kung malambot o masobrang tigas. Pag sobrang tigas, kulang sa moisture, padagdag po natin ng tubig na ipaiinom sa kanila
Ganun lang po. Tapos po, yung carbo loading ko po kasi, yung sa day of fight lang po. Para sa akin lang po yun. Pero alam ko din naman po yung 5 days carbo loading, 3 days carbo loading. Ako po kasi, ginawa ko na lang po ng 1 day. May experience ako sa 5 days na nananalo, maraming panalo. Pag tinamaan sa kilikili, ganun din. 3 days, ganun din. Marami rin, naganda rin ang resulta. The same din naman po yung ginagawa ko sa 1 day. Napapansin ko din po, parehas lang din po yung ratio nung sa akin. Dahil nag-hack fight lang naman po ako. Pero kung ano po yung prepare nyo, konting adjustment lang naman po dun sa mga sinasabi ko. Katulad po nung nabanggit ko po kanina, pwede nyo lang po ako gawin asintahan po yung mga sinasabi ko. Kayo na po ang bahala mag-adjust. Kung may dadagdag o may ibabawas po. So, ganun lang po yung 21 days na ginagawa. Kung mapapansin nyo po, ilang gamot lang po. Wala po masyadong maraming gamot na kombinasyon. Eh kasi po, nung pre-con, nakapagbigay na tayo ng calcium. Siguradong matatag na po yung mga buto niyan. Okay na. Yung sa workout naman po nila, depende na po yan. Kung ano po yung prepare nung kada manok, kung ano po yung ano nila, yung prepare po nung na handler. Ako po kasi, ang ibinigay ko lang po, at least yung sa nutrition, yung mga gamot po na ibinibigay ko, magmula day 1 hanggang 21. Yun po, sana binigyan ko po kayo ng guide. Sana po nakatulong po yung mga sinabi ko po sa inyo. Kung may sa tingin nyo po, may kulang pa o sobra, eh yan po kasi yung ginagamit ko dito po. Lalo na po pag nag-personal po ako, nag-aayos po ng mga panlabang ko. Maraming salamat po mga ka-Chambaline sa pagtsatsaga nyo po dun sa mga sinabi ko. Eh sana po, seryoso, sana po makatulong po sa inyo. Wala pong off yan. Di po ma-off yan. Ingatan nyo lang po yung 3 days na keeping. Time to time, lalabas nyo lang po yung mga panlaban natin para makadrop po sila ng dumi nila. Every 3 hours, tapos bago ipasok, hilamos. Pasaan ng konti sa kilikili, takpan sila, pwesto sila sa malamig, basic naman po yun. Sana po yung mga binigay ko na pattern po, makatulong po sa inyo, lalo na po dun sa mga baguhan po. Maraming salamat po sa panonood po ninyo, sa mga subscriber ko po, maraming salamat po. Dun po sa mga hindi pa po nakasubscribe, sana po makapag-subscribe po kayo para po updated po kayo sa mga latest video na i-upload ko. At saka po dun sa mga palagi pong nagko-comment, marami pong salamat. Salamat po sa mga nag-share po ng mga videos ko. Sa mga nagpapa-shoutout po, text video po, sa shoutout ko po yung mga pangalan po ninyo. Tapos po, yung mga gusto magpa-shoutout po, mag-comment lang po dyan sa bandang baba, sa may comment section. Maraming salamat po sa panonood po ninyo. Ingat po tayo palagi.